tapos kahit bahay takot, parang pinapapasan at araw na panibago. Na naiyong tama sa mali kapag hinalo, mabuti ang mabawag ay masamay laging tayo. Paano kung ikaw ay inaagrabyado, di natapakan na ang buong pagkatao? Mananahimik ka na lang ba't di lalaban? Huwag kang matakot, kayaan mong ika'y samahan ko. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kapwiran. Panatilihing bukas ang isipan, katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman huwag matatakot, pagkat liwanag ang siyang babalot. Sa ating bayang Pilipinas, sa ating bayang Pilipinas. Oh Pilipino, magpapadaya ka ba kung kani-kanino? Papatulan mo pa din ba kahit amoy ang motibo na ikaw ay lililangin para makanakaw sila ng libo? Di tayo popo, kaya't huwag magpagamit. Nakatutok man sa ulit at tilin ka sa langit. Ilayay na sarurupo pa ng mga palakit. Pagkat hanggang ngayon nagtatanong pa rin ako na bakit, kaya di pa rin nasusolusyonan mga problema ang kinakaharap ng pamayanan. Sabi nila yung lahat nagkat, ngunit bakit yung iba walang ang naipundar? Magpupulag-pulagan ka na lamang ba? Magtutulog-tulugan, gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kapwiran. Panatilihing bukas ang isipan, katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman huwag matatakot, pagkat liwanag ang siyang babalot. Sa ating bayang Pilipinas, sa ating bayang Pilipinas. Gagaling magsalita, maaari ka nila makuha ng bigla-bigla. Mga mapangmanipula kung di mo maaapila ay maniniwala ka, ngunit sa dulo wala sila nagawa kahit isa. Yung akala mong tutulong sa iyo na magbanat ng buto ay siya rin magdadagdag sa pinupuwat mong bato. Gagamitin ka lang pala sa pansariling gusto, ikaw naman ang daling nagpahuto. Maging matapang sa pagharap ng hamon, lakoyin ang dagat kahit mataas ang alon. Kasama mo ako at kakahandang tumulong, pagkat mahal ko ang bayan at ang Diyos na Panginoon. United Talino Warriors at Boss Mike Cervera, sa kanila'y natutunang maayos, kaya kailanman di ako masisira. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kapwiran. Panatilihing bukas ang sipan, katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman huwag matatakot, pagkat liwanag ang siyang babalot. Sa ating bayang Pilipinas, sa ating bayang Pilipinas. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa katwiran. Panatilihing bukas ang sipan, katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman huwag matatakot, pagkat liwanag ang siyang babalot. Sa ating bayang Pilipinas, sa ating bayang Pilipinas. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa Amandako ng Mundo. Naroon kayo, syempre magandang buhay na rin para sa ating lahat. Sorry ha. Eh kasi sabi ko nga sa inyo eh, ang hirap talaga mag-ano ng ano eh, light. Diba? Eh kasi syempre marami tayong trabaho. Gusto mo mag-live ng limang beses sa isang araw eh. Eh ang daming issue oh. Tulad ngayon oh, etong si ano, si Madam Sara. Sabi nga diyan kanina ni McDo, lakas talaga ano, sumausaw sa mga ibang issue. Pero pagdating sa usapin ng West Philippine Sea, nga! Ah, naloko na. Diba? Nandiyan na si ano, oo, Jacob Mata, Jocelyn Herrera, Odie Lennon, shoutout po, Miley Adami, Anino TV,
Ha? Oh, yan. Oh, si Macdo. Sino pa nandiyan? Mighty Baisa Angel Virus Ram. Shout out! Sabi ni Mighty Baisa, oh, resign Sara daw. Ewan ko ba, di ba? Alam nyo, ha? Mali, mali talaga. Talagang halatang-halata mong desperado na sila sa mga nangyayari. Yaang nagbigay ng ano si Sara ng kanyang opinion kay ano kay Boloy, yung pinagtanggol pa niya, ha, Boss Lemuel. Nako eh malabo talaga yan. Oo. 'Di ba? Malabo yan. Oh, KK Boss Podcast TV. Aba, kamusta na? Ibalik nyo. Kulungan si Gusgusin. Oo, 'di ba? Don King, shout out. Ayun. So mga kababayan, hindi ko lang talaga ano maintindihan ano si Sara. Meron ba talagang advisor yan na magaling-galing? Ha? Betchay, Boss Betchay, shout out po. 'Di ba? Kasi yung mga sinasabi niya eh, sabagay si Don Kings ano yan eh. Makasara. Oo, 'di ba? Pinamamanahan na kasi yung tatay, kaya ganon. Talaga ba? Oh, di ba? Mami Terry. Oh, shout out. Oh, nandiyan na rin si Boss June. Oh, shout out po diyan sa atin sa Sembo. Oo, oh, di ba? Mm. Nada kay OJC ang nakuda. Ano? Nakulda? Ano? Ay, salamin ko. Diyos ko. So, ayun na nga mga kababayan. Ano? Boss Prancel, Boss Betchay, PBBM lang malakas, Yoli Binuya, shoutout po. Diba? O sige na, ipa-play na natin. Huwag na natin patagalin ha. Tingnan ninyo nga, nasan na ba yun? Saan na? Pasok! Pasok! Saan ka? Magpakita ka. Eto. So, eto na nga. Ako po ay nakikiisa sa panahon. Ah. Oh, napanood nyo na ba 'to? Ay, naloko na. Pinagmamalaki ngayon ng ano, ng kampo ni Kibuloy ito. Oo. Oh, shout out kay Boss Betcha yan na nanonood diyan sa Montreal, Canada. Oo, 'yun. Oo. Oh, yan yan oh. Kinig lang. Nako, fake news po 'yan, BBM lang. 'Di ba? Ayaw nyo na, ha? Oh, sabi ni Angel Virus Ram, oh. Dako Boss Mike, ang bobo na, 'di ba? Tanga-tanga. Yan na nga, press tayo ng opinion. Bakit ba ginawa ni Sara 'to? Oh, Kapdong. Ha? Niimbestigahan lang, nagwawala na ang mga ano, penta ning ano, team. Oh, Mommy Mary Coy, shout out. Oh. Sige, tuloy na natin 'to para mabilis. Ano? Pero bago ang lahat muna, bago yan ha. Bago yan mga kababayan, samahan niyo akong batiin itong mga aking mga kapatid. O, pasok muna, batiin ko muna ha. Oh, yan oh, birthday ni ano ni Alex, ayan oh, yan itong sa kanan, yung naka sky blue, yung sumunod, yun na may birthday. At saka yung sumunod pa na isa, yan, oh, may birthday. Oo, at saka yun, katabi ko, si AC, may birthday, ha? Oo, na nagse-celebrate ngayon, nagiinuman yata. Ah, naloko na. Oo, yan, oh, mga kapatid ko to eh. Oo, malalandi yung iba dyan. Oo, yun, itong, sa kaliwa naman, yung pangatlo, yung mahaba buhok, nako. May sumusundong ano diyan, nakamotor ng madaling araw. Oh, 'di ba? 'Yun namang sumunod sa dulo doon, 'yung katabi ko. Nasa dulo ko eh, 'yun 'yung katabi ko, si AC. Nako. Nakikipaglaplapan 'yan sa ano? Sa club. Ah, naloko na. Etong nakapula, mabait 'to. Oo, mabait 'yan. Walang ginawa kundi aral lang. Oh, happy birthday daw. Oh, 'di ba? Oh. Mari ko naman, hindi ko naman anak. Pwede namang mga ano lang, 'di ba? Mga
Mga kapatid, ganon ha. Happy birthday daw. Oh. Ang daming bumabati. Oh. Ito mabait to eh. Itong naka sky blue. Tapos yun, yung nasa dulong katabi ko. Pero yung nasa kaliwa, nako. Ah, naloko na. Diba? Ito pa. Oh, ito ba? Oh. Wala, nagpa-shabu-shabu kanina. Nalibre tuloy ako ng ano, ng dinner. Ah, naloko na. Oh, itong nagpi-picture na to, nako. Di ko lang alam, baka nasa loob ang kulo. So, happy birthday kay Alex, happy birthday kay AC at saka si ano, ha? Kay Ichi. Oo, happy birthday. Para magkakapatid lang kayo, sabi ni Mariko. Eh, syempre, eh, magkakasing edad lang kami. Ah, naloko na. Oh, Boss Ernesto Kua, Sonrox Goma, Helen Makachag. Shoutout po, Boss Edwin Aribe. Nandiyan na rin si Catherine Galpo. At sa inyo pong lahat. Oo. Sa mga hindi pa nakakapag-like, share, and subscribe, mga boss. Subscribe na! Ah, naloko na. Siyempre, umabot pa si Busabos. Oo, di ba? Oh, yon. So, happy birthday sa mga kapatid ko na nasa baba. Oo, so ito na ngayon. Oh, balik na tayo dito kay ano? Kay... Naku, ito talaga. Hmm. Makinig, kamusta yung rally nilang, ah, nilangaw ba? Ay, syempre, ano pa mga ba? Eh, puro mga bagets yung mga nando doon. Ah? Oh. Oh, ano, maghunos dili ka, Boss Mike, pati, ata. Oy! Oh, 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 nag-like na sila. Si Jocelyn na lang ang hindi, tsaka si Podcast TV. Oh, makinig! Eto na! Pakinggan nyo! Oh, pasok! Ayan. Ako po ay nakikiisa sa panawagan ng pagpapairal ng batas at katarungan sa hinaharap na isyu ni Pastor Apollo Kibuloy at ng Sunshine Media Network Incorporated. Ayan na! Mm. Narinig ninyo? Siya daw ay nakikiisa ha? O, sa panawagan ng ano? Ng ano ba? Ulitin mo nga. Wala tuloy ako eh. Ako po ay nakikiisa sa panawagan ng pagpapairal ng batas at katarungan sa hinaharap na isyu ni Pastor Apollo Kibuloy at ng Sunshine Media Network Incorporated. Hmm, narinig nyo. Kasama daw siya sa pagpapairal ha. O sige, pasok. Sa mga ginagawang pagdinig ay tila pinatawan na ng guilty verdict si Pastor Kibuloy. Hala! Ah, naloko na. Pinatawan na daw ng guilty verdict. Pambira talaga oh. Sara, ano ba? Anong pinatawan ng guilty? Hindi nga umaaten. Ah, naloko na. Nakakainis. Tapos gusto nyo ito maging presidente. Diyos ko po. Ah, naloko na. Diba? Oh, nandiyan si Mio. Oh, Muhammad Iqbal. Tiger Eyes. Oh, shoutout po sa lahat po ng bagong dating. So, ito na. Sige, tuloy na natin. Diyos ko, Sara. Pinatawan na daw ng verdict. Oo. Oo. Kahit na nakabatay lamang ang pagdinig na ito sa mga paratang ng mga pisa. Ano? Nakabatay lang daw sa paratang. Eh kasi nga hindi umaatid eh. Oh, eh yung nasa Amerika, paano yun? Hindi naman niya inaatinan. Oh, di ba? Alam nyo, niloloko na nila ang taong bayan eh. Sa totoo lang. Sobrang niloloko nila. Hmm. Di ba? Guilty agad? Iniimbestigahan nga lang eh. Tsaka di nga umaatin sa hearing, di ba? Sabi ni Keiki, lumabas na ang totoong kulay ni si... Oh, yun na nga. Kita nyo na, di ba? Yung akala mo'y tatahitahimik yung pala, eh talaga naman, ano? Sara resign na ba? Wag naman. Oo, sige. Hindi, ako ha, hanggat maaari, mga boss ha. Hanggat maaari, yung pansarili ko opinion. Kasi niloklok sila ng bayan, ng sambayan ng Pilipino. Diba? Bakit hindi natin suportahan, hindi natin gawin, eh patapusin natin yung termino nila. Bilang pagrespeto sa kagustuhan ng marami nating mga kababayan. Nandyan na yan eh, pangatawan natin. Pero, yung ginagawang ganito ni Sara,
mga boss, turn off. Ah, naloko na. Siguro nga, dapat maglisaban ni Paul Belnoneva at saka ni Commander Churba at saka ni Cecilia Estrella at saka ni Moby Dom, Joseph Agbayani, ha? Eh, kailangan mo na siguro mag-resign dyan sa ano? Sa ano? Dyan! Sa DepEd. Wala ka naman nagagawa eh. Oh, Boss Wilfred, nandiyan dyan na rin. Oh, nak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 
Sigo na nagkukugli ng kanilang katauhan at hindi makatunayan ang kredibilidad. Tingnan mo, paano nyo mapapatunayan kung hindi nga kayo a-attend? Pero mo ha, yung mga biktima pa na sumisigaw ng katarungan, yung pa yung parang sinisisi niya. Ah, kapwa mo babae, Sarah, yung mga ano, yung mga biktima. Alam mo, sa totoo lang, ngayon, eh kasi wala tayong magagawa nun eh, di ba? Nung panahon na yun eh. Oh, na-overwhelm tayo nun eh. Dahil anak ni Duterte, di ba? Aminin ninyo, na-overwhelm kayo. Kasi anak ni Duterte. Di ba? Pero ngayon, kung ikukumpara nyo yung utak niya kay Risa, malayong malayo! Ah, naloko na. Ang layo ng utak ni Sarah kay Risa, promise! Diyos ko! Ah, naloko na. Di ba? Ulitin natin. Oh. Pasok. Ako po ay nakikiisa sa panawagan ng pagpapailan ng batas at katarungan sa hinaharap na isyu ni Pastor Apollo Kibuloy at ng Sunshine Media Network Incorporated. Sa mga ginagawang pagdinig ay tila pinatawan na ng guilty verdict si Pastor Kibuloy kahit na nakabatay lamang ang pagdinig na ito sa mga paratang ng mga pisigo na nagkukubli ng kanilang katauhan at hindi makatunayan ang kredibilidad. Tingnan mo! Paano mapapatunayan yung kredibilidad? Ah! Diyos ko! Hindi daw mapatunayan yung kredibilidad ng mga taong nagrareklamo, nung mga saksi, nung mga inabuso, nung mga di umano yung mga ginahasa. Anak ng pating ka, Sarah. Naloko na. Kita nyo yun? Pinagtanggol si ano, Kibuloy, doon sa mga biktima. Hindi na inalam nila yung totoo kung ano ba yan, di ba? Dapat alamin mo muna, Sarah. Dapat... Medyo ano? Medyo nakakalungkot tong ano na to, 'di ba? Sabi ni Paul Villanueva, lutang 2.0. 'Di ba? Hindi totoo, bobo talaga. Hindi naman tayo matalino pero Diyos ko. Naloko na. Bakit tayo naglukluk ng vice presidenteng ganito? Naloko na. Maaari din siguro, kaya kahit na siguro, kahit na alam niya na hindi maganda yung ginagawa niya, desperado na silang lahat. Para bang gawin na natin lahat ng magagawa natin, hikayatin na natin lahat para magalit sa gobyerno yung mga naniniwala pa sa atin. Una, si Digong. Ikalawa, si Kibuloy. Ikatlo, si Sarah. Naloko na. Diba? O, idamay nyo na yung mga amuyong. Ha? Wala namang bilang. O, sino-sino? Si Roque, may bilang ba? Si Vic Rodriguez, may bilang ba? Sino pa? Si Maharlika, may bilang ba? Glenn Chong, may bilang ba? Wala! Wala! Wala na mga... Naku, Diyos ko! Alam mo, nakakahiyang binoto ko yun. Naloko na. Sa totoo lang eh. Kasi syempre, daladala na presidente, di ba? Oh, nadali tayo sa mga paganong-ganon nila, oh, di ba? Burger. Oh, pero alam nyo, ngayon ha, may, naikukumpara ko siya kay Risa. Ang layo.
Ang layo mga tuwiran, ang layo magsalita. Ang layo mag-isip. Naloko na. Ganun ba talaga pag in love? Naloko na. Baka in love, kaya ganun. Ah, baka in love si, ano, madam. Oh, thank you naman, oh, Maria Luisa. Pambihirang buhay to talaga, di ba? Pambihira. Oh, Epal. Oh, agree. Nakakahiya. Di ba? Sabi nila dito, ginagamit ang koneksyon. Marami na nadadamay. Kaya nga. Oh, Mike, di alam ni Sharon na di dapat makialam ang BPR executive sa trabaho ng legislative branch. Siyempre! Eh, trabaho ng legislative yun eh. Di ba? Oh. At saka, teka muna, ang Senado, alam nyo, meron namang karapatan para ano, para yan ay imbestigahan. So, ibig nyo sabihin, kay Senyor Aguila, pwede? Pag kay Kibuloy, dili, pwede? Tinuod ba? Ah, naloko na. Tinuod? Dili, pwede kay Kibuloy? Pag Senyor Aguila, kasi ano, konti lang, di kilala. Walang kaalyadong bisprin na ano, dating presidente. Oh, tinood gani. Mm. Napapabisaya tayo. Hoy. Ah, naloko na. Sabi ni Maria, she should inhibit herself. Oh, clearly, she is against the government, 'di ba? Oh. Mika, Mikey, oh, live po ba? Si Kulaong, oh, hindi ko alam. Oh, oh. Boss Aika, boss, ano, oh, shoutout sa inyong lahat. Oh, malayong malayo. Oh, nang milya-milya yan kay Risa, sabi ni Muhammad Akbal. Oh, di ba? Buti na lang, napansin nyo rin. Nakakahiya, DepEd pa naman, hawak niya. Anong edukasyon ang ipamumulat eh? Wala nga, kaya nga tayo kulelat. Number one tayo eh. Ha? Number one tayo sa kulelat. Oh. Diba nakakahiya? Oh, marami kasing connection yan, Skibs. May impluensya ang ginagamit ngayon. Oh. Saan ka pupunta? Ha? Ah, para ano? Ha? Ah, oh. Ano yan? Anino? Oh, ano, para ano? Oh, yun na nga. Oh, DJ Byron Music, Topic and TV Brother, Boss Daniel, at sa lahat sa inyo, Boss Jay. Ate Rose's Kitchen, Aquabis, Busabos, Yayaning. Oh, ayun. Nakakahiya, promise, nakakahiya. Sige, tuloy mo. Gusto nyo marinig ulit? O napanood nyo na to? Mm. Marami sa atin ang naniniwala na ang dinaranas ngayon ni Pastor Kibuloy ay isang pandarahas. At... ano? Naloko na. Kasama ba kayo doon? Ha? Boss Myla? Boss June? M? Boss Betchay? Kasama ba kayo doon sa naniniwala na panghaharas daw yung nangyayari kay Kibuloy? Naloko na. Ayoko na, putang ina. Naloko na. Ayoko na. Promise. Grabe. Shara. Ano ba? Sana man lang bago ka nag-speech niyan, bago ka nagpahayag niyan, naghapunan ka muna. Naloko na. Oy, thank you naman kay Maria Luisa. Ito ko nga pala yung thank you ni Maria Luisa. Nakakalimutan ko na. Op. Di ba? Resulta yan ng meeting nila. Oh, oh. Diskarte, no? Diskarte to. Kung ganon. Oh, umihina yung internet ko. Sige. Ito na. Oh, kumain yata ng hotdog at itlog. Ganon ba? Uy! Oh, sige, tuloy. Oh, sa mga hindi pa nagla-like at nag-share dyan, ha? Oh, baka mamaya lakas ng amats ni BP, di ba? Oh, sige, tuloy. Oh, yan, pwede na mag-comment. Oh, I'm home. Oh, yan na, sige, mag-comment na. Pasok. Hindi patas.
Bukod sa hearing na walang pinatutunguhan, ay kabilang rin dito ang indefinite suspension ng broadcasting network na SMNI na isang issue ng media freedom. Hindi biro ang mga pangyayari at paratang na ganito. Nararapat lamang na babigyan ng patas na laban at sa tamang korte. Ano ba? Hindi mo ba igagalang yung karapatan ng Senado, Inday? So wala kayong sinusunod ng mga ano na alituntunin na dapat sundan? Oo, oh, di bakit hindi kayo pumunta doon? Samahan mo. Kaya lang mukhang hindi ka pwedeng sumama. Diba? Wala ka rin magagawa doon eh. Oo. Oh. Ay, nako, talaga naman. Pero sa totoo lang ha, grabe. Oh, impeachable daw iyan. Oh, at inciting to ano? Unrest. Oh, loss of public trust na rin 'yan. Oh, ayun na nga. Sige ha, pakinggan niyo maigi ha habang ako'y nagbe-vape. Oh, game. Pasok. Ayan. Ako po ay nakikiisa sa panawagan ng pagpapainom ng batas at katarungan sa hinaharap na isyu ni Pastor Apollo Kibuloy at ng Sunshine Media Network Incorporated. Sa mga ginagawang pagdinig ay tila pinatawan na ng guilty verdict si Pastor Kibuloy kahit na nakabatay lamang ang pagdinig na ito sa mga paratang ng mga pisigo na nagkukugli ng kanilang katauhan at hindi makatunayan ang kredibilidad. Marami sa atin ang naniniwala na ang dinaranas ngayon ni Pastor Kibuloy ay isang pandarahas at hindi patas. Bukod sa hearing na walang pinatutunguhan, ay kabilang rin dito ang indefinite suspension ng broadcasting network na SMNI na isang issue ng media freedom. Hindi biro ang mga pangyayari at paratang na ganito. Nararapat lamang na babigyan ng patas na laban at sa tamang korte. Ika nga sa Mateo chapter 5 verse... Ay! Gumamit ka pa! Gumamit pa talaga ng verse! Gamitan nyo to ng verse! Kung si Sara Duterte gumamit ng verse, biyahin ni Koy, Takeru Miyamoto, oh, diyan kayo magagaling, di ba? Gumamit kayo ng verse! Di ba? Kita nyo, obvious na obvious eh. Obvious na obvious na pinagtatanggol na talaga ni Sara si Kibuloy. Biruin mo, sisihin pa. Wala daw kredibilidad yung mga ano, saksi. Putang ina, ginahasa. Sara, babae ka, ina mo. Hindi, nakakagigil, promise. Nakakagigil. Oo, mukhang padadala na rin ako ni YouTube ng ano. Bad speech ba yun? Kineme? Ay, nako. Kung si Sara nga na-rape, diba? Oh, sa bagay, si Sara daw na-rape, hindi naman nagreklamo. So, ganun pala. So, pag na-rape ako, hindi na rin ako magre-reklamo. Naloko na. Kalma naman ako, ha. Babae din kasi gusto ni Sara. Hindi. Jumbo. Jumbo. Pero alam nyo, no? Nakakalungkot, no? Nakakalungkot. Boss Jinkowi, Ate Rosis, oo. Ako nalulungkot ako, promise. Oo. Ewan ko kaila bayahin ni Koy at saka ni Takeru. Love na love nila yun, eh. Diba? Sabi, hindi ba alam ni, no? Ni Madam in love yung mga kaso ni Pastor? Ha? Oo. Kanor, todo tanggol talaga siya sa manyakol. Kaya nga, diba? Alam nyo kasi mga kababayan, ngayon ko lang, ewan ko kung alam nyo na to, ha? Papakita ko lang sa inyo. Ha? Gumamit ng verse, eh, nainis ako. Pero mo, gagamit ka ng verse para dun sa ano, ipokritong nagpapanggap na propeta. Hindi, sa totoo lang, di ba? Nakakainis. Oo, malamig na gabi, oo, ha? Oh, shout out diyan sa inyo, Boss Maritel, sa inyong lahat. Otako Ruby, bahala kayo diyan, ha? Diba? E paano pag ako na rape? So, hindi na rin ako magrereklamo, gano'n? Boss Ligaya, Boss Maria Luisa,
Boss Divina? Hindi na ako mag... Hindi na, wala na tayong karapatan eh. Ah, naloko na. Baliwala kay Sharo, oh. Pag naging presidente to, nako. Eh baka maging pogad tayo ng mga manyakis. Ngayon, naniniwala na ako dito. Oo. Tingnan nyo maigi, ha? Tingnan ninyo. Ito na, lumang ano ito, eh. Lumang, ano, mga boss. Ayan. Nakita nyo ba? Ha? Nakikita nyo? Oo. Boy natin. Ayan. Nakikita nyo? Oo. Yung relo ni Digong at saka ni, ano, Kopol. Ito, itong relo ni Kiboloy. Nasa kanan. Yung relo ni, ano, Digong, di naman tayo malisyoso, ha? Ayan, no? Oh. Oh, ayan, yan, 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 oh. Ayan, yung relo. Oh, parehas, di ba? Oh, dito, nilakihan dito, hiniwalay dito sa bandang kanan. Oh, di ba? Oh. Ngayon, kayo na mag-isip. Naloko na. Oh, ha? Ano? Ano masasabi nyo dyan? Oh, ha? Galing kay ano? Binabasa niya? Oh, matagal na kasi nila kadikit yan. Oh, di ba? Oh, may friendship. Hindi, couple watch yata yan. Sana all may couple watch, di ba? Oh, DJ Byron, loko-loko ka. Oh, di ba? Ano, yayaning? Pabira, oh, ayan ha. Nakita ko lang, dumaan lang sa mata ko eh. Oh, ala boss Mike, oh, ah, dating sila. Oy! Eh, kayo na bahalang magbigay ng ano, ng inyong ano dyan. Ha? Inyong ano, malisyosong pananaw. Alam nyo, nung nakita ko to, tapos, ngayon, sa nangyayari, Boss Nabi, aba, oo, may Linby, Simple But Rock, ha? O, Oan, o, naku, Boss KK, nainggit ako bigla, mukhang totoo, ang forever. Naloko na. Ay, naku. Oh, awayin na kahit pro BBM. Oh, yun na nga. Oh, di ba? Ano? Oh, wag na iboto yan sa susunod. Nako. Oh, Mike, Mateo. Oh, 7:15, mag-ingat sa huwad at mapagpanggap na propeta sa totoo ay mabangis na hayop at demonyo. Ah, ayan ha, nakita nyo na. Bahala na kayo na magbigay ng opinion diyan. Oh. Sinamantala ni BP na wala ang presidente. Oh. Naloko na. Ah, sabi ni ano, Owan, ano, and Bongski together, ano, naalala mo ex mo, Boss Mike? Hindi, sila nga nakakaalala sa akin eh. Naloko na. Sabi ni Elliot de la Cruz, tambalustay. Oo nga. Di ba? Pero mo, ikaw gumastos ng 11 days eh. Ha? 200, ano, magkano? 125 million? Oh, Pastor Digong, sabi ni Mighty Manong. Oh, tama yung mga pastor, kuno, mga ano, delikadong tao yan. Ayan, oh, di ba? Pero, iba eh. Iba talaga yung pakiramdam ko. Naloko na. Malupit eh. Naloko na. Teka. Parang pati yung belt parehas ah. Mga boss oh, tinitigan ko lang. Parang pati yung belt parehas. Oo nga. Oo nga. Movie daw, ano conjugal property? Kaya pala walang asawa si Pastor. Naka, hindi.
naman ano ha, baka naman, eto tanong lang naman. Kasi nabanggit ni Pastor, di ba? Nabanggit ni Pastor na nag-ano daw. Ano? Nag-o-orgy. Ha? Confirm sila nga. Alako! Di ba? Ah, grabe ka, Boss Mike. O, cry pa more. Di ba nabanggit ni ano ni Pastor yung orgy? Diyos ko, ha? Oo, di ba? Parang ano? Mas pogi pa ako dyan kay ano? Oy, busabos! Oh, Ram Gonzales, si Pastor Canor at Mayor Canor, ganon? Diyos ko kayo. Kung ano-ano mga iniisip nyo, ha? Oh, eto na, balik na tayo kay Shara. Oh, may something sila. Kayo, malisyoso kayo! Oo, Maria Luisa, no? Ako pa ba? Yung belt, oh, lakihan ko, ha? Lakihan ko, tignan nyo. Eh, sa akin lang naman, Mali ba natin kung sila nagpauso ng mga couple-couple na yan? Ah, naloko na. Oh, kita nyo na. Yung belt ni Digong, yung rilon ni Digong, at ni Pastor Kibuloy. Ha? Machi-machi? Diba? Oh. Yun na nga, Boss Mike. Oh, lahat ng mga ano, pinagtatakpan nila. Sila po ang ano, gumagawa ng mga ano, nako, karumal-dumal daw. Oh, si Sarah nandito pala. Diba? Para hindi mahalata, nagkapalit ng ano, belt, ganarn. Ano yun? Ha? Huh? Anyways, mga boss. Malisyoso lang tayo, pero dito tayo. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan ng tawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Oh, di ba si Pastor, pinapatawan na ano sinasabi niya doon sa mga ano, saksi. Mga ano, mga tama bang sabihin ng isang propeta 'yon kung totoo? Na ano, na mga prostitute, yung mga ano? Ah, naloko na. Ganon talaga pag ano, BFF, ako same din kami ng mga ano, BFF ko. Oo nga. Totoo 'yon, oh, pinagpala. Oh, 'di ba? Inilalait-lait ni Pastor yung mga ano eh, yung kanyang mga dating mga tao. Oh, 'di ba? Pero mo si Sarah may gana pang gumamit ng verse. So gagamitan natin ng bars. Diyos ko, Sarah, mga libutan ka. Ano? Kilabutan ka sa mga pinagsasabi mo. Ah, naloko na. Vancouver Gem. Oh. Mar de la Cruz. Oh. Shoutout po sa lahat ng bagong dating na hindi pa nakakapag-like. Ha? Q-pal siya kasi. Ah, talaga. Hindi na alam ni Sarah sinasabi niya. Totoo! Hindi na alam. Ang labo na. Magsaya kayo at nagdalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Oh. Alalahanin niyo, inuusin din ang mga propetang nauna sa inyo. Sana po ay maging gabay natin. Inuusig din ang mga propetang nauna sa inyo. So talagang ano, tingin niya talagang propeta. Ah, naloko na. Si Kibuloy. Oo, Rodel Arisapa. Ah, May Limbi. Maria. Ah, Shame and Dance. Sarah is crazy. Ah, gumamit pa ang... Oo, ginamit pa niya. Tapos pag bandang huli, gagawin, sasabihin niya, shukran. Ah, naloko na. Ah, chupeta. Sabi ni Boss Daniel. Ang mga versikulong ito patungo sa kaginawaan at mabigyan tayo ng tibay ng loob sa pagharap sa mga pagsubok, pagtitiis, at pag-uusig ngayon. Sarah, sinabi rin sa Biblia. Ha?
Oh, sabi rin sa Biblia, hanapin ko lang ha. Hanapin ko lang. Oh. Hanapin ko lang ha. Hanapin natin sa Bible. May verse din ako. Oo. Oh, oh. Hmm. Hanap tayo. Ah, ano sa kanya? Ha? Kala nyo wala akong verse ha? Ano yung ano niya? Mateo ano? Pambihira ka Sara, yari ka sa akin. Verse by verse tayo ha? Kung gusto mo. Yung dahil sa akin, magsaya kayo. Puwerte. Ika nga sa Mateo chapter 5 verses 11 to 12. Pinagpala ang mga chapter 5. Ah? Chapter 5. Ah? Ano? Chapter 5 verse ano? 15 to 12? Oh, eto. Hmm. Mateo rin. Mateo rin. Mateo ba yung binanggit niya? Ulitin lang natin ha. Oh, tingnan niyo, pakinggan niyo ko. Ika nga sa Mateo chapter 5 verses 11 to 12. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na bawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at maggalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alala. No. Ito naman. Ah. Oh. Oh, Mateo din. Ha? 24-23. Ayan, dali. Tingnan natin. Op. Hindi na. Ito na lang. At kapag may nagsabi sa inyo, makinig kayo. Ha? At kapag may nagsabi sa inyo, tignan ninyo. Narito ang Kristo o naroon siya. Huwag kayong maniniwala. Oh, di ba? Mm. Dali nga, hindi buo eh. Ganda pa naman nito. Oh. Oh. Yon yung Mateo. Oh, ulitin ko, kapag kami nagsabi sa inyo, narito ang Kristo o naroon siya, huwag kayong maniniwala. Bakit? Eh, maraming bulaan eh. Tapos nandoon naman sa 1, 14, 11, maniwala kayo sa akin. Ha? Sabi niya yon. Ha? Nang Ama. Ako'y nasa, sabi ni Kristo pala yon, ha? Oh, ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, oh, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. So, doon tayo sa ginagawa. Ano bang ginagawa ni Kibuloy? Parehas ba ng ginagawa niya yung sinasabi niya? Diba? Diba? Ba't napupunta tayo sa Bible kasi? Diyos ko, ito kasi si Sarah eh. Huwag na natin pag-usapan niya. Diyos ko. Pero alam nyo, sa totoo lang, iba talaga, iba feeling ko dito kay Sara. Mm, game. Ay, inuusin din ang mga propetang nauna sa inyo. Mm. Sana po ay maging gabay natin ang mga bersikulong ito patungo sa kaginawaan at mabigyan tayo ng tibay ng loob sa pagharap sa mga pagsubok, pagtitiis at pag-uusig ngayon. Lagi po tayong manalangin para sa hustisya at katotohanan. Nananalangin nga ang lahat eh. Marami. BP, maraming nananalangin na sana lumabas na ang katotohanan. At ang magpapalaya sa atin sa katotohanan, alam nyo kung ano? Oh, di ba alam nyo kung ano makakapagpalaya sa katotohanan?
ang pagtanggap ng pagkakamali. Ah, naloko na. Agdangdang na, klatan. No? Awan na, nyapeng nga, garo maramidan tayo. No? Lo, di na matate nga, imbot-butos yun. Kababain. Permi, kababain na ito eh. Ngayon na. Nandiyan na rin si Motion Science. Nako. Justice and the truth cannot be achieved in trial by publicity, but by a day in court. Shukran. Oh. Tapos tsaka ka nag-shukran. Pagtayo na lang din tayo. Hindi, ayoko. Pwede na naman tayong tumulong sa kapwa. Diba? Tulong na lang tayo sa kapwa. Bagay pala, eh, magpapari ako? Oh, Mudya ako, or, MJ ako, ano, Ordonez, Boss Chris. Oh, ayan, oh, nandiyan si Sonrox Goma. Eh, kayo, di ba? Hindi, nakakainis si Sara. Yan yung kanyang bagong payag, di ba? Oh, nag-react. Apo, di ba? Makapa-react. Kaya nga nag-react, alam, makapa-react. Oh, shokram ba yun? Or, ano, bakarat? Ewan ko, yayaning. Nahilo na. Eh, birahin mo yung tuligsain mo, yung ginagawang ano, ginagawang investigasyon dyan sa Senado. Eh, ang laki-laking tulong, di ba? Mateo 24 o 11, tama. Oh, latag mong inda. Latag aya. Di ba? Oh, mag-resign na siya. What? Oh. Ewan ko dito kay Sara. Pero alam nyo, no? Ngayon ko lang nakita yan na ganyan pala. Sa bagay, ano eh, hindi naman na, ano eh, hindi naman na imposible. Oh, di ba? Oh, 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 ano? Oh, eto, si Risa. Oh, pasok. Pero sa 17 kondisyon, first time ko makabalita ng ganito, sa totoo lang, dinaig... Oh, eto pa, ayan na nga, ayan na, mga boss, ha? Eto naman si Kiboloy, ang daming arte. Umaten ka na lang kasi para hindi na nagugulo yung utak ni Sara. Si Kiboloy, dinamay na si, si Digong, dinamay na lahat, dinamay na si Sara. Sino kaya next? Oh, di ba? Sino next? Oo. Oh, nandiyan na si ano, si Kent Garcia. Bata ni Isko yan. Na. Matakahashi, shoutout po, kawawa Pinas kapag naging presidente si Sara. Ay nako, oh, grabe, mga 17 commandments, ganon, ewan ko. Oh, Ray Ballesteros, oh, Boss Nabi, oh, huh? PBBM lang malakas. Ang nagpapakataas ay binababa rin, di ba? Oh, sige, tuloy. Tingnan nyo to, magsalita, ha? Tingnan nyo. Pasok. Pupunta ako sa hearing, pero sa 17 kondisyon. Ako? First time ko makabalita ng ganito, sa totoo lang. Oo. Oh. Dinaig pa ni Pastor Kiboloy ang 10 utos ng Diyos. Hala! Senator Risa, nakalimutan mo yata, siya may-ari ng Sanlibutan. Siya na ang may-ari. Naloko na. Paalala ko lang sa'yo, ha, Madam Risa, ha. Basher ako ni Madam Risa ngayon. Putik na yan. Paalala natin kay Madam Risa, baka nakakalimutan. Ha? Nakalimutan yata ni Madam Risa? Oo. Oh. Oo, oh, pasok. Atang buhay. Mm. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta oh sa langit. Ha? Oh. Anong didibati ko sa inyo? Yes, yo! Ha? Paano niyo ako didibatihin yan? I am the way. Pag hindi kayo dumaan... Oo nga, Pastor, eh. Makulit lang talaga si ano, eh. Ha? Makulit lang talaga, eh. Ha? O, andyan na si biyahe ni Koy. Makulit lang talaga, eh. Boss Jenna, eh. Ha? Boss OG. Oo. Ha? Ito na, tingnan nyo. Ang kulit kasi ni Risha. Oo. Boss Wilfredo. At ang masasabi ko lang dyan, bakit ang Senado ang mag-a-adjust sa kanya?
The Senate will not bend its rules and procedures for you, Pastor Kiboloy. Even... Kita nyo? Sige, tuloy natin. Pakinggan nyo maigi, ha? Oh. Even if you are, as you say, a self-appointed son of God, hindi kami para utusan mo. You will not mock the system of checks and balances during our watch. And this is not up for debate. Imbes na pinanindigan sana ni Kiboloy ang pag-astang hambog, nagpakita na lang sana siya sa Senado at nagbigay ng statement on record ukol sa mga bintang laban sa kanya. Napakarami na niyang sinayang na oras at pagkakataon. Madam Senator, ganun talaga pa-importante. Oo. Oo, ganun talaga. Hindi lang hambog, pa-importante pa. Sige, bars mo nga. Bars mo, si Sarah. Oo, kayong dalawa mag-flip-top. Oo. Oo, sige, ha? Hambog ka raw, Pastor! Hambog ka pala eh. Oo. Sige. Tungkol naman sa pirmahan para i-block ang contempt order laban kay Kiboloy. Ang huli nating balita ay apat pa rin sila. At sino-sino yung apat? Siyempre! Oh, Madam Amy! Sino pa? Bongo! Sino pa? Sincha! Eh, siyempre si Robin! Apat! Tandaan nyo yun, ha! Sa tingin nyo, may dadagdag pa? Bukas, malalaman natin. Ah. Ang masasabi ko naman dyan ay Happy International Women's Month pa rin sa aking mga colleagues. Of course, I risk... Ate Rosis, panalo, hindi na ito. Parang tapos na yung term niya ngayon. Ha? Oh, sige, pasok. Respect the prerogatives of my fellow senators. Pero may kaunting oras pa naman para ma-review nila ang mga testimonya ng mga witnesses sa ating mga hearings, lalo na ang mga kababaihan. Yun! Sara, naririnig mo ba? Lalo na yung mga kababaihan! Naloko na. Sumbong tayo kay Senator. Senator, si BP, walang pakialam, promise. Walang pakialam dyan sa mga kababaihan. Oo. Bakit gano'n si BP? Senator Risa? Naloko na. Hindi mo ba pwedeng ipatawag din niya? Naloko na. Diba? Oo. I mean, panalo na siya sa pinaglalaban niya. Oo, sige. Boss OG, son of God pala si Oo. Oo, Paco sa Cruz. Oo, sige. Siyempre, hopeful pa rin ako na maitataguyod natin ang mga prinsipyo ng transparency, accountability, at moral responsibility. Marami pong salamat at handa na po ako sa mga tanong. Yon! Yan na. Okay. First question niya is, the camp of Kiboloy vowed to question the legality of the arrest warrant before the Supreme Court. Nabalitaan ko lang po yan sa inyo rin, sa media, ngayong umaga ba or kahapon lamang. So, tingnan po natin kung anong ground ang ma-i-raise nila sa Korte Suprema. Second question, Luceni. Senator Robin said if he failed to gather enough signatures, he will ask the committee to stop or terminate the hearing against Kiboloy and he will explain the basis of his motion to stop the Well, mabuti kung ipaliliwanag nila ang magiging basis nila kung sakali. Wala akong maisip na basis. At bilang tagapangulo ng komiteng iyon, ang masasabi ko lamang ay didinigin ng komite ang resolusyon hanggang matapos ang aming trabaho dyan. Not a day later, not a day earlier either. Okay, second po na magtatanong si Raymond Tinasa. Ma'am, morning. Ma'am, pero sa posisyon nyo ay parang hindi na magbabago. So parang may turing ba na tagsayang ng oras, suntok sa buwan yung efforts ni Ginoong Senator Robin Padilla? Never kong tatawagin ang anumang trabaho ng kapwa senador na pagsayang ng oras o suntok sa buwan.
At higit pa doon, masisigurado ko po sa inyo na ang trabaho ng komite, alang-alang sa mga babae at menor de edad na biktima at victim survivors ni Pastor Ricky Buloy, yan ang lalong hindi pagsayang ng oras. Yan ang lalong hindi pagsuntok sa buwan. At may napatunayan na ang Senado, ang iba't ibang komite namin sa ganyang aspeto, na sa simula, parang napakahirap makapagsalita ng victim survivors. Parang napakahirap makakuha sila ng hustisya. Ngunit sa kasaysayan ng Senado, ilang beses nang napatunayan na oo, ang aming mga investigasyon in aid of legislation ay naging daan para dyan sa mismong katotohanan at katarungan, at naging daan din para palalong pagandahin at palakasin ang ating mga batas. Pero is there any chance, even slim chance, na magbago yung posisyon nyo? Dahil sabi ni Senator Robin, parang pagsayang daw ng resources ng gobyerno yung Senate hearings at hayala lamang daw sa judiciary. May mga presidents sa ating korte at kahit dito sa Senado na kahit mayroon ng umaandar na kaso o nahain na mga kaso, ang executive sa judiciary ay nagpatuloy pa rin ang mga pagdinig dito sa Senado. At ito po ay nagsalita rin tungkol dito ang Korte Suprema. Dahil importante ang mga kaso sa judiciary. Oh, makinig ka, Sara, makinig ka, ha? Kikinig yun sa atin, eh. Oh, sige, madam, paliwanag mo kay Sara kung bakit, ha? At dapat, at ano yung karapatan nyo dyan sa Senado. Pasok! At kasing importante ang mga investigasyon in aid of legislation dito sa Senado. Ni isa ay mas importante sa isa. At kung interesado kayo ay pwede ko ring ibahagi sa inyo yung mga precedents, no? Tungkol po dito sa Korte Suprema, sa iba't ibang mga komite dito sa Senado, kabilang na ang Blue Ribbon Committee. Alam kaya ni ano yun, ni BP? Sinasabi nila, wala daw silang nakikita na kailangan itong investigation na ito in aid of legislation. Kaya pinatitigil nila. At yun na nga, nabanggit na anyway, may criminal case naman na let the court decide and not the Senate. Una, hindi naman papel ng komite ng Senado desisyonan ang pagka-inosente o pagka-guilty ni Pastor Kiboloy sa mga reklamo laban sa kanya. Yan ay larangan ng korte. Pero papel ng Senado at responsibilidad namin, tignan kung dahil sa mga na mapapatunayang nangyari o offense na napatunayang natanggap ng mga victim survivors, eh may mga gaps sa ating mga batas. Ito yung sinasabi ko sa inyo, ha, yung mga gap, yung mga glitch o ano pa man na itawag nyo dyan. Dahil kailangan na busisiin kung ano ba yung mga kailangan baguhin, kailangan na dagdagan, o kailangan bawasan sa mga batas na nababiolate o maaaring revisahin, ha, mga kababayan. O, eh, sige, pasok. O, pasok. Kailangan naming gamutin. Iwasto kung may mali, punuin kung may gaps. At tungkol dito, kung papansinin ang aking mga kasama dito sa Senado, may at least tatlo nang lumilitaw na areas for additional legislation na bibigyan daan nitong investigasyon. Sinamo ko po sa opening statement ko sa nakaraang hearing at ulitin ko po ulit sa inyo ngayon. Una, sexual abuse within secretive religious organizations and issue of consent in faith-based dynamic. So pwede ba 'yon kahit na may ano, may consent na chorba? Kung pwede 'yon, talagang magtatayo na tayo ng religion, ha? Bosabos, ikaw ang vice. Oo. 'Di ba? O si Boss Wilfred, oh, siya 'yung general manager. Sama natin si ano, sino pa ba nandiyan? Oh, sino ba mga lalaki diyan? 'Di ba? Pwede na pala 'yon. Oh. Oh, sige, pasok. Uwian na bukas ulit. Oh, sige, pasok.
Kapag po ang isang tao, halimbawa isang babae o isang menor de edad, ay pinaniwalaan na itong tao ay isang di lamang mataas na religious leader, kundi embodiment pa ng Diyos. Oh. At ang pagsilbi sa kanya ay nangangailangan ng kahit anong sakripisyo, pati sakripisyo ng sariling kalayaan at katawan. Yan ba ay tama? O yan ba ay isang aspeto na dapat i-regulate ng ating mga batas? Dahil posibleng nalalabag ang karapatan at kagalingan ng isang mamamayan, kabaro man, or lalo na menor de edad. Yan. Eh, teka muna. Eh, pero natalaki ito na pakinggan ko sa interview ni ano ni Attorney DJ, yung ating laging bisita, 'di ba, na abogado. Na-interview doon sa alam ko sa DCRH yata 'yon. Oh, hindi ko alam, hindi ko matandaan, basta napanood ko, pinost niya kasi. Ha? Eh, yun na nga daw, yung mga ganun daw kasi mga ano daw 'yon, ha? Mga hiwalay daw 'yon sa pagiging panatiko nyo sa relihiyon ninyo. Pero kapag may mga batas, halimbawa ba, kung ang mga tao na mga kasapi sa isang relihiyon, pwede na ba nilang gawing pumatay ng tao para ihalay sa kung sino yung mga pinapaniwalaan na lang Diyos? Ay hindi na pwede yun. So, pwede ba na ihalay ang pukengkay sa inyong pinakamataas o tagapamahalang pangkalahatan tulad ni Kibuloy? Pwede nyo nang ihalay yung anak ninyo na berhen, yung kanyang pukengkay? Hindi na rin siguro pwede. Yun yung mga gusto nilang tignan at talakayin para patibayin, para walang naaabuso na mga inosente, na mga hindi alam kung ano yung kanilang karapatan. Gets nyo? Si Angel Virus Ram daw. Hoy! Loko-loko ha. Oo na, busabos. Kaloko mo rin. Hindi po pa alam yung pukengkay. Oo, sige. Madam Sara. Oo. Bati tayo ngayon ha. Bati tayo. Pasok. Sa konteksto ng isang makasikretong religious organization. So anong mga amyenda sa ating batas ang kakailanganin para bantayan yung freedom of choice talaga nung tao at yung pag-exercise ng consent o di pagbigay ng consent kahit sa loob ng ganyang mga mahihigpit na religious organizations. Mm-hmm. Pangalawa, inability of our labor laws to sufficiently address voluntary labor arrangements. Paano kung walang employee-employer relationship yung isang miyembro ng isang religious organization na halimbawa pinatrabaho pa sa isang media institution na sakop ng religious organization na iyan? Wala bang magagawa dapat ang ating batas kung meron namang malilinaw na paglabag sa labor standards o sa occupational safety and health standards? Kasi ganito yon, mga kababayan. Yung relihiyon kasi, meron dyan yung mga ano eh, yung mga volunteer. Diba? Mga volunteer. Diba? So kung nag-volunteer ka na ikaw ay maglilingkod sa iyong relihiyon, di ba? Oh, pwede 'yon. Eh paano kapag dinala mo nga naman sa iba? Halimbawa, nasa ano siya, KOJC. Tapos dinala mo sa SMNI bilang taga-camera. Iba na 'yon. Magkaiba na 'yon, di ba? Naloko na. So 'yan yung mga naaabuso, mga boss. Yan yung mga naaabuso na gustong makita ni Senator Risa para paigtingin o ayusin kung meron mang nababiolate. O kailangang gumawa ng batas o repasuhin yung batas patungkol dyan para nang sa ganun maprotektahan yung mga kababayan natin. Di ba? Iba din pinampapalimos, di ba? Yung mga ganun. Ngayon, yung sinasabi naman ni Robin na magkahiwalay yan yung ating government sa religion. Yun yung pinangahawakan nila at ginagawa nilang sandata. Na maliwanag na maliwanag naman. Naloko na.
na meron talagang nababiolate. At yun din yung pinangahawakan ni ano ni Madam Vice President, na para sa kanya yung mga ganitong pananaw na meron si Risa Hontiveros, mga kababayan, para sa kanya yun ay panggigipit, paniniil ng karapatan ni Kiboloy. So maliwanag mga boss, ha? Maliwanag mga boss na si Sara ay hindi para sa mga naaapi na tulad ng sinasabi nila. Hindi para sa mga tao na sa mga mamamayan para mabilis, 'di ba? Kundi para protektahan yung mga iilang mga taong kanilang mga kaalyado o kaibigan. So nasaan? Nasaan ang pagsisilbi para sa mga mamamayan? Kung ganun yung mga namumuno sa atin. Oh. 'Di ba? Sabi dito ni Boss Nabi, Boss Mike, may lumapit nga sa aking bata, nagtitinda ng sabon. Miyembro pala ng Pastor Kim. Oy! 'Di ba? Gets nyo? Oh, pasok. Kalinaw po ng isang halimbawang lumabas na sa aming mga pagdinig, yung kaso ni Elias Rene, yung manggagawa o empleyado sa SMNI na hanggang ngayon hindi makategorya ng DOLE ni ng SSS sa kung anong kategorya ng manggagawa o empleyado o mamamayan na may karapatan sa social protection siya nakalagay. Dahil sa ngayon, parang bulag pa yung batas natin doon. At pangatlo, last and not the least, interaction of our anti-trafficking laws with the constitutional principle of religious freedom. Kapag ang isang tao po, miyembro ng isang religious organization, ay lumakbay sa ibang bansa, o kahit mula sa probinsya niya, lumakbay sa ibang probinsya o syudad dito sa ating bansa, o kung pinalakbay siya, tapos pinagawa siya ng kung ano-anong mga gawain, paglilimos, pagkukunwari na siya ay taong may kapansanan, pagkukunwari na siya ay estudyante para makasolicit, para makapaglimos ng pera. Ito ba ay masasakop ng exercise of religious freedom? Magagamit ba, masasite ba yung kalayaang iyan, lalo na nung religious leader, para pagtakpan yung mga posibleng paglabag, para pagtakpan ang posibleng pagtatraffic dun sa mga taong iyon. So, ngayon pa lamang, kung mamarapatin lang pansinin ang aking mga kasama, at least tatlo na, at seryoso, ang mga batas at posibleng gap sa ating batas na nako-cover na sa mga lumalabas na findings namin tungkol kay Pastor Kiboloy. Sa gitna ng kontrobersiyang ito, few days ago, lumabas na yung pangalan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na supposedly he is now the administrator. Dali lang, bago tayo pumunta dyan kay Digong. So maliwanag sa inyo kung bakit kailangan at mahalaga rin. Hindi lang kailangan, kundi mahalaga na itong si Kiboloy ay dumalo sa ginagawang Senate hearing. Bakit? Kasi nga, marami tayong matututunan at marami tayong malalaman na mga pwede palang ganun. Pwede palang ganito. Bakit ganun kapag ka nakapaloob tayo sa isang religious group o isang sekta o ano palang tawag na relihiyon, di ba? Na meron palang mga boundary ang lahat at meron pala tayong mga dapat na kailangan malaman para lang sa ganun hindi tayo na abuso ng kinakaaniban nating mga sekta o relihiyon. Di ba napakaganda? Oh, pero kay BP Sara, panggigipit yan. Naloko na. Panggigipit yan. Naloko na. Traitor of the Kingdom of Jesus Christ. Ano ang nakikita niyong mensahe na gustong iparating nito amidst the controversy sa inyong komite? Ewan ko kung gusto nilang iparating, pero yung mensaheng nakakarating sa publiko eh... Makinig kayo! Makinig kayo! Ito na yung sinasabi kong chismis! Ayan ha! Makinig kayo! Sabi ko sa inyo, nauna tayo sa chismis na to. Oh, dali. Dali lang. Madam Risa, gusto kong malaman nila yung chismis, ha? Pasok. Makinig kayo maigi. Emily Vasquez, ha? Betchay.
Cheryl Santa Maria, PBBM Lamalakas. Kent Garcia, ha? Oo, galingan mo mag-vlog. Oo, busabos. Oo, pasok. Sa gitna ng kontrobersiyang ito, few days ago lumabas na yung pangalan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na supposedly he is now the administrator of the Kingdom of Jesus Christ. Mm-hmm. Ano ang nakikita niyong mensahe na gustong iparating nito amidst the controversy sa inyong komite? Ewan ko kung gusto nilang iparating, pero yung mensaheng nakakarating sa publiko eh, lalong dumadami ang mga issue. Lalong lumilinaw kung ganong ka intertwine ang mga interes, maging ang mga economic interes ni Duterte at ni Pastor Quiboloy. Dahil usually po ang nag-aatas ng isang administrator sa kanyang properties ay isang tao na hindi kayang siya ang mga siwa sa mga properties niya. So, ganun kataas, kalaki ang pagtitiwala at pagsasakamay ni Quiboloy kay Duterte sa kanyang mga ari-arian. May kasabihan pa nga, di ba? Tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Isa pa. Di pa ito po, mahaba pa yan. Wait lang. Wait lang. Ha? Oh, ano sabi sa Tagalog? Oh, sabihin mo kung sino yung kaibigan mo at sasabihin ko kung sino ka. Oh, game. Ha? Oh, tuloy. Dahil ginawa niya iyon, ipinasakamay niya kay Duterte yung kanyang pagmamayari, lalong kumakalat yung haka-haka na naghahanda siya, si Quiboloy, na tumakas dito sa Pilipinas. Kaya inuulit ko po ang aking panawagan sa Bureau of Immigration na siguruhin na sa lahat ng borders ng ating bansa, sa lahat ng mga ports of exit, ay hindi makatakas si Quiboloy. Kasi nga naman, mas malakas pa si Quiboloy kaysa kay ano? Ah, Boss B. Oo. Boss Jerry. Oo. Boss Take Your Mind. Oo. Boss McDo. Mas malakas pa si Quiboloy kaysa kay Duterte. Kasi papamahala mo dun sa mas mahina sa'yo. Justice for Pastor. Oy! Oh, pasok. Ma'am, good morning. Morning. Ma'am, ano lang, yung can you mention some of that 17 conditions kung nakarating sa inyo po? Nakita ko lang po sa social media nila eh. Okay. Sabi ko sa iyo eh. Alam niyo yung mga Abraham Alcancel, alam niyo mga boss, itong mga senador, itong mga politiko, nanonood sa mga social media yan. Nanonood sa atin yung mga yan. Oo. Kaya ikaw, DJ Byron at saka Ken Garcia, ha, mag-iingat ka. Oo. Oo, sabi ni MGN Vision, ikaw talaga nang-aaway ka na naman. Hindi ho, hindi. Hindi ho. Ang bait ko kaya ngayon, di ba? Oh, pasok. Oh, ayan na ha, napanood daw niya. Paano kaya yung tropa ni Senyor Aguila? Eh, nako, eh, baka magkasama sila. Oh, bumuo sila ng mas malaking ano. Oh, pasok. Opo, wala pa namang official na communication sila tungkol sa mga iyon or ilan or isa sa mga iyon. Sana nga hindi totoo eh. Kaya lang, pinamumudmud talaga nila. Salamat. So, halimbawa, ang pamagat ng 17 ay sets of conditions for Pastor Apollo C. Quiboloy to attend Risa Ontiveros' Senate hearing. Makinig kayo ha, sa mga kondisyones. Ang daming kondisyones eh. Masyadong ano eh, masyadong pa-importante si Quiboloy ha? Di ba? Hindi mo alam mo kung ano eh, kung ano ha? Oy, Sir Mike, wala yata ang mga basher ngayon. Siguro, ayaw nila ng topic dahil baka nahihiya na sila. O kaya, mukhang nadismaya na rin kay Sara. Oo. Oo, pasok. Number one, unmask and show the full faces of your witnesses. No mask, no dark eyeglasses, no caps, bonnets, or head covering of any kind.
Ano yun, pastor? Para makita mo kung sino't magapang mo? Naloko na. Ayaw niya ng ano, ng mga mask, ng mga sombrero, ng eyeglass, na kung anong-anong mga nakatakip sa mga ano, sa mga saksi. Aba, ngayon lang ako nakarinig ng ganyan din. Diba? Diyos ko po. Naloko na. Diba? Oh. Sige, tuloy mo. Ano pa, Madam Risa, yung mga kondisyones para marinig ni Boss Leodario Gumban at saka ni Boss Emil Bautista. Sama mo na si Boss Linda. Diba? Oh. Mga ganon. Oo. At marami pang iba, 16 pa. Mm-hmm. Ano dun yung para sa inyo pinaka-absurd maliban dun sa witnesses po? Well, yung buong set ng 17 o kung ilan man sa naging ano. Kasi yun na nga, sabi ko kanina, ngayon lang ako nakarinig, nakaranas na mayroong inimbita 2 beses, sinabina na ng Senado, tapos ang sagot ay paunlakan ko pero ito ang mga kondisyon ko. May kondisyon. Tapos 17. Sabi ko nga, dinaig pa yung 10 utos ng Diyos. Siya nga yung may-ari ng sanlibutan. Balik ulit natin. Siya ang may-ari ng sanlibutan. Senator Risa, wag ka ha. Ang buhay. Amen. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Ha? Anong didibati ko sa inyo? Yes, siya! Ha? Paano niyo ako didibatihin yan? I am the way. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Kahit ano pang gawin niyo yung pagtatampisaw dyan. Paano ko kayo didibatihin yan? Ako ang may-ari ng kaluluwa niyo. Ako ang may-ari ng sanlibutan kahit ngayon. Nagdidibati ako sa inyong mga hunghang kayo. Sino kayo? Kayo ang sumuko sa akin. Ano ka na sisira, ulo? Risa. Senator Risa, pasok. Halimbawa, ang kanyang number 8 na condition, I retain the right to personally cross-examine your witnesses. That includes you, Madam Chair. No time limit. Eh, yung mga resource persons nga sa hearing ay hindi pinapayagang i-interpellate ang isa't isa. Ang mga miyembro lang ng Senado ang nagtatanong sa resource persons. At lalong walang resource person na nagtatanong o nagko-cross-examine sa chair. Correct. At madalas, in the interest of time, kami mismong mga kapo-senador ay nag-o-observe ng time limit ayon sa facilitation ng chair. Ito sila, no time limit. So, talaga, out of this world. Oh, huling halimbawa, number 14, all expenses incurred from this trip, yung kanya raw pagpunta rito na ang dami-daming kasama, malaki yung kanyang ano, entourage. All expenses. Madam Senator, oh, meron ka ditong ano, basher. Si ano, WS, oh. Basher mo yan, oh. Oh, di ba? Okay lang, dyan ka lang. Sige, bash mo. Pasok. Incurred from this trip, including private jet flight back and forth with parking in NAIA. Oh, food according to my dietary requirements and fees for accommodation in a 5-star hotel for me and my party must be shouldered by your office. So, wow! Wow talaga! Grabe! Importante! Sobra, di ba? Naka 5-star hotel pa. Sabi ni ano ni WS, ano ang magandang records niyan ni Virus? Gagamitan kita, boss, ha? Sabi nila, sa mga namamahala, sundin mo yung sinasabi nila pero wag mong gagawin yung ginagawa nila. Oo, ha? Hindi ko lang alam kung anong verse yun. Kaya nga ayokong magpastor. Baka magaya ako kay Pastor Kiboloy. Ay, maliwanag yung sinabi ko. Sundin mo yung sinasabi nila pero huwag mong gagawin yung ginagawa nila. Oh, tulad niyan. Kung meron kang complaint kay Senator Risa, eh, yung ginagawa niya, huwag mo nang gawin kung alam mong masama. Pero ngayon, yung sinasabi niya, para sa akin, tama. Oh, di ba? Ay, alam muna natin yung mga ginagawa niya. At saka kailangan, ano, may patunay, sabi ni, ano, ni Roque, ha?
Sige, pasok. Kulangin pa talaga yung ipinalimos niya sa mga tao niya para sa jet fuel. Ito ngayon ay mayroong all expenses for that private jet flight. Merong pang food requirements at hindi lang 4-star, 3-star, 2-star, 1-star hotel, 5-star hotel. Magastos po ang resource person natin. So, Timbalay, ang gastos mo raw! Bahala ka! Diba? Oh, ayaw mo nga pumunta? Oh, edi warrant ka. Bukas siya magkakaalaman na. Naloko na. Meron tayong si WS, gagalit kay Boss Risa. Oh, may evidence pa ang paninira, puri niyan si. Eh kung may evidence, ano magagawa natin? Meron mga saksi. Oh, eh hindi ba kayo naniniwala sa Amerika? Yung Amerika meron din. 'Di ba? Oh, si Boss WS naman, alam namin na panatiko kayo ni Kiboloy. Alam namin siguro kayo kaparte diyan o kapanalig kayo ng inyong relihiyon. Nirerespeto namin yung paniniwala nyo. Pero pagdating dito sa mga kasalanang ginawa, abay teka muna. Ibig bang sabihin na may kikilingan na ang batas natin? Kala ko ba'y no one is above the law? Eh bakit ngayon parang gusto nyo natin si Kiboloy, absueltoin natin dahil siya ay inyong punong tagapamahala? Tagapamahalang pangkalahatan? Mga boss, oo. Oh, ilang witness na ang ginagamit niya. Hindi ginagamit, nagsasalita. So ibig mo sabihin, yung nasa Amerika, yung nasa Ukraine, yung nasa Canada, yung ba'y mga mga ginamit lang din? Paano yung nasa Amerika? Eh, halos halintundo, parehas na parehas dito. O sige, sabihin na natin na yung mga kaso'y gawa-gawa lang ni Sarah, ni Risa. Eh, paano yung nasa Amerika? Paano natin gagawin yun? So ano yun? Gawa-gawa lang din ng Amerika? Na baka mamaya, napagkamalandang barangay tanod nila yon. Yung si Kiboloy na gumagawa ng ganon? Ng mga, Diyos ko, malaswa. Diba? Ngon. Eh, bahala kayo dyan. Basta ako, dito ako kay Risa muna. Muna! Diba? Oo. Sige, pasok. Kung halimbawang gano'n, mag-jet pala siya, kayo ba naniniwala or you have this feeling na nandito pa rin talaga si Kiboloy? Posibleng nandito pa rin siya sa mga inaasta niyang ganiyan. So, lalong walang dahilan na hindi siya magpresenta ng sarili niya dito sa Senado. Ano man? Oh, hindi. Madam Risa, nandito pa. Si WS, sarado utak niyan. Oo, malamang inabulungan na ng gusto yan ni Kiboloy. Ha? Huwag nyo nang anihin. Hayaan nyo na. Teka. Nandito yun, ha? Meron tayong ebidensya dito na nandito pa yan si Kiboloy, Madam Risa. Ito, panoorin mo, Madam Risa, ha? Para sa'yo lang to. Ng baril dito sa Davao. Saan kayo makahanap ng baril dito sa Davao? Hanap nga tayo na matatanungan. Pasko, ayun! Saan ba makakahanap ng baril dito? Kasi sabi ni Senator, may baril daw dito. May baril-barilan. tingnan nyo isa, diba? Baliw na baliw no? Hunghang din no? So, Madam Risa, yan po ay kuha nung kahapon na sila ay nag-meeting-meeting dyan. Nagpaplano kung ano yung mga hakbang na kanilang gagawin para mahadlangan yung pagpunta nga dyan ni Pastor Kiboloy o kaya may plano sila na agawin ang pamahalaan, ang gobyernong Marcos. Yan ang totoo dyan. Pasok. Sabi dito, isa pang bayaran gamit ang GCash ni Bayadbay? Sabi, Risa, talaga? Si Banatbay na Abnoy, pwede bang batukan yan? Hinayupak na yan? Pwede naman, bakit hindi? Sige, pasok. Well, 4 pa lang yung nagsasign, no? Kung ako sa'yo, WS, siguro ikaw na lang umatin dun sa Senate hearing, di ba? Doon ka na, nandiyan si WS.
attend ka na doon sa ano, sa hearing para ikaw na magpatotoo. Sige, pasok. And kumbaga sa ano eh, medyo mas meron kayong talagang fighting chance na eventually makahingi ng arrest order kay SP. Ma'am, kung halimbawang tomorrow hindi talaga mabit yung required 8 signatures, paano po yung magiging takbo, yung susunod from your end, ma'am? Bukas ay ikapitong araw na mayroon ang aking kasama dito sa Senado mula nung una nilang minanifest ang kanilang objection na makabuo ng majority ng komite o 8 para mag-object ng sama-sama. Kung bukas ay hindi umusad mula sa 4 ngayon, papunta dun sa 8 kailangan, ibig sabihin, magsa-stand yung pag-cite ko in contempt kay Kibuloy at ifo-follow up ko kay SP na ipa-aresto na siya para dalhin dito para sa wakas, humarap na. Hala! Aarestohin na si Kibuloy! Tapos, pag tama yung chismax ko sa inyo, yung inisplok ko, di ba? Nano, pagdating niya doon, oh, nakahanda na yung warrant of arrest! Oh! Mag-uunahan yung DOJ tsaka yung ano, kaso sa Amerika. Naku! Sa wakas. Oo. Diba? Oo, naku! Malalaman natin bukas! Oo, nasama ni ano? Oo, talaga? Di ko alam. Ah, Lord Glenn, oh, late ka na naman, mga Agoy Bislig, oh, sa lahat ng mga bago din eh. Boss WS, baka hindi ka pa nagla-like. Pero mag-like ka muna. Sige na. Lambing lang. Kapwa naman tayong Pilipino, hayaan lang natin silang panooring mga ganyan. 'Di ba? Basta tayo bati-bati tayo. Oo. Sige, pasok. Oh, nako. Ah, tinatakot mo si Kibulo. Eh, nako. Oh, susumbong ka ni ano, WS. Oo nga. Oh, eh wala na, patay na. Oh, pasok. Oh, mag-like, share and subscribe daw kayo. Nandiyan na rin si ano, George De La Cruz. Bukas magwawakas. Bati-bati tayo, ano ba? Yung mga taga-SM na nga, friend ko eh. Sige na, pasok. Sa Senado, sumagot na sa mga tanong tungkol sa kanya. Yung legal ano lang, ma'am, issue. Kasi yung direction din ng House, ito rin, parang most likely, papa-aresto nila si Kibuloy. Paano po yun? Parang coordination in the event na kailanganin? Walang coordination at wala rin coordination ang kailangan or maaring dapat. Dahil ang House ay may sarili nilang proseso. In fact, sa ibang subject ng kanilang investigasyon. At dito rin, ang aming investigasyon naman dito ay nakatutok dun sa mga reklamo ng mga babae at minor de edad na victim survivors. Babae, minor de edad, biktima, survivor. Yari ka, Kibuloy! Naloko na. Yari yung idol ni WS! Naloko na. Naku! Diyos ko! Yari ka ngayon, Kibuloy. Malapit na pala. Malapit na. O, sige, pasok. So, magpapatuloy din lamang kami anuman ang mangyari at di mangyari sa House. Ma'am, for legal, ano lang, anong tawag dito, picture. Kung sakaling mauna yung House at in the event na kunyari ma-aresto nga nila si Kibuloy, ang committee... Ala! Pinag-aagawan ba ng ano? Ng kongreso din, ng House? At saka si Kibuloy? At saka FBI? At saka DOJ? Hala, ang dami! Sana all pinag-aagawan! Ano, naiinip na si Peryong. Naku, pinag-aagawan si Kibuloy. At swerte talaga. Diba? Oo. Oh. Wala nga, hindi na makakalabas yan. Oo, naka-hold na lahat eh. Sige, nasa Davao lang.
po ninyo ay magre-request from time to time para siya naman ay palipatin o pag-testifyin sa Senate? Ganun ba yun, ma'am? Posible po yun. In the interest of makasagot din siya sa mga tanong ng Senate Committee on Women, tulad ng maaring sasagot siya sa mga tanong ng House Committee on Franchises yata, posibleng hilingin namin sa House na padaluhin din siya dito para sumagot sa amin din. Ma'am, huli. Yun! Sabi, grandstanding si Byros, wala pa raw napapatunayan. Eh, di ba nga, napakulong niya si Senyor Aguila, tropa ni Kibuloy, di ba? Oh, ang dami rin nun. Mga bata, mga babae, di ba? Pinag-ano nila, ha? Pinag-chuchuchuk-chak-chenis nila, di ba? Nang sapilitan. Oh, pag kay Senyor Aguila, hindi pwede. Pag kay Kibuloy, hindi pwede. Lugi naman si ano noon, si Senyor Aguila. Di ba? Pasok. Yung tanong galing sa akin. Kasi yun, last week, kanya-kanya ng points yung mga pumirma dito sa written objection. Maliban dun sa sinasabi na nasa court na or maghahain na ng ano, ng kaso, may nagsasabi na ay naging political na yung direction nitong investigation na to, at may nagsasabi rin na parang kinukuyog si Pastor Kibuloy. Sa oo, si Sarah nagsabi. Oo, si Sarah, di ba? Sabi ni Sarah yon, oh, pinagtatanggol ni Sarah, kinukuyog nyo raw eh. Oo. Oh. Oo, oh, diba? Naku! Sige, tuloy. Una, yung reaction nyo doon. And then, pangalawa, nararamdaman nyo po ba na kahit papano, andun yung attempt ng ibang mga legislators to protect Kibuloy? Well, it would seem na dahil sa sarili nilang appreciation sa issue, gusto nilang ma-protect si Kibuloy. Pero I would only reassure kung may magtanong na ang komite mismo ay sumusunod sa mga rules ng Senado sa mga investigasyon in aid of legislation. So, tulad ng pagprotekta din namin sa karapatan ng mga victim survivors magsalita ng walang harassment sa kanila, ganoon din. At walang pagkuyog mula sa simula. Simpleng dalawang investigasyon ang ipinadala namin kay Kibuloy. Siya ang nag-deadma doon. Nag-issue kami ng subpoena ang Senado signed by the SP nung hindi niya pinansin yung imbitasyong iyon. At ngayon, dahil may pagka-cite ko sa kanya in contempt, may miyembro ng committee ko na nag-object, binigyang daan ko isang buong linggo ayon sa rules namin para makabuo sila ng majority na miyembro ng komite. So walang pagkuyog nang nangyayari. Yung unang bahagi ng tanong nyo before the Sarah. Maliwanag ha. Walang pagkuyog na nangyari tulad ng sinasabi mo. 'Di ba? Wala na, hindi naabutan ni WS kanina yung topic. Kaya siguro hindi niya naiintindihan yung ano natin, 'di ba? Walang sinasabi si Boss Mike na kasama ni Kibuloy si Senyor Aguila, kundi parehas silang kulto at parehas na may kinakaharap na mga krimen. Yung isa may bayag, umarap sa Senado, 'di ba? Walang Duterte si Senyor Aguila, 'yun lang ang lamang niya. Pero yung ginawang proseso ng Senate hearing diyan sa Senado, mga kababayan, dumaan sa proseso. Napakabait pa nga. Pinagbigyan yung proseso na isang linggo dahil may nag-object. Isang linggo, hintayin namin na mabuo nyo yung walo. So, apat pa lang kayo hanggang sa ngayon. Bukas kaya, merong apat na pipirma? Kung merong pipirma, sa tingin nyo, sino? At kung meron mang hindi pipirma, sino pa kaya? Diba? Totoo nga. So, pinagpipilit mo eh. Naiinis ako sa'yo, WS. Di na tayo bati. Naloko na. Yun nga, meron na nga, WS. Merong warrant na. Ang Amerika mismo. Ang FBI. O sa tingin mo, ayun, gawa-gawa lang ng FBI yon. Ikaw nga. Diyos ko. Hindi naman panahon ni
BBM yung kaso ni Kibuloy sa Amerika. Para sabihin nyo na minaniobra ni ni BBM yun at saka ni First Lady. Diba? Eh dapat noon, nung panahon na yon, total naman, eh best friend niya si Digong at presidente pa siya noon. Ha? Eh di dapat, ginawa na ng paraan ni Digong. Diba? Eh kasi wala. Dapat alam nyo, Boss Linda, dapat pinapaliwanagan natin ng bahagya. O, oh, diba? Hmm. Sige na nga, sige payag na ako sa'yo. Kasi inis din ako kay Risa eh. Bati tayo doon ha. Sige. Pagpalagay na nga natin. Eh, paano nga yung kaso doon sa Amerika? Ay, hindi. Kailangan pumunta. Ano, may pinipili na lang ang ano. So, yung mga ordinaryong tao tulad namin, pwede? Kailangan? Kung hindi, ano? Tapos sa kanya, hindi pwede? O, saan ka naman dun? Pantay-pantay, niluklok ng taong bayan tong mga senador eh. Eh kung ayaw nyo palang sundin tong mga senador na to, dapat hindi nyo pinagbubuto to. Dapat pumayag kayo saan? Doon, sa People's Initiative. Para mawala na yung Senado, di ba? Eh paano, tinututulan nyo pa rin yung People's Initiative? O eh, anong mangyayari? Sala sa init, sala sa lamig? Naloko na. Di ba, MJ ako? Saan to? Saan namin ilulugar? Saan kami pupunta? Ha? Oh, dapat yata kayo yata umalis dito. Umalis kayo sa bansang ito. Punta kayo ng ano, ng Spratly. Oh. Total ko konti lang naman kayo. O, kasya na kayo sa Spratly. 'Di ba? Doon na lang kayo. Hmm. Doon kayo magsama-sama kayo. Total naman maka-China kayo eh. Love nyo yung China eh. 'Di ba? Peace tayo, WS, ha? O, pasok. Political, kung political yung pagdinig sa isang resolusyon dahil sa dumadaming reklamo ng mga babae at menor de edad na inabuso ni Kibuloy, hindi ko na alam ano ang political. That is, in a way, the least political, pero dahil may kinalaman din yan sa pag-empower sa kababaihan at menor de edad to speak their truth ng walang takot, pag-suporta sa mga babae at mga menor de edad na humingi ng hustisya sa ating gobyerno sa lahat ng tamang paraan, tingin ko, yan ang tamang dapat gawin. Yung mga nagsasabing political ito, sila po ang magpaliwanag. Oy! WSO! Hinahanap ka na ni Risa! Ikaw daw magpaliwanag doon. Ikaw nagsasabi political, di ba? Naloko na. Oh, dali na. Punta ka na doon, oh. Paliwanag ka na daw doon. Pambihira. Interpol na. Bahala kay ano. Nakpo, yun na nga. Di ba, tanong nga natin kahapon. Kanino ba kayo? Sino ba dapat mauna? Ang Pilipinas ba o sa Amerika? Oh, saan unang mananagot at, pagbayaran ang mga nagawang pagbayaran ang nagawang kasalanan. Yung nagawang kasalanan niya rito kung sakasakali na mag-guilty o doon sa Amerika. Ah. Sige nga. Kayo. Oh. 'Di ba? Oh, sabi dito, oh. Oh, naniniwala ako sa political 'yan. Kung re-electionist si Risa, kaso hindi eh, 'di ba? Kagalit tuloy si WS sa'yo. Oy, Risa, galit na galit! Okay, next, Marlon. Good morning, ma'am. Good morning. How do you follow up lang doon sa tanong ni Shea? How do you feel about that? Some of your colleagues are lawyering for Kibuloy on the basis of friendship, yung personal na relasyon. Effectively disregarding yung personal experiences ng mga victims ni Kibuloy. Well, I wouldn't call it lawyering, pero precisely, kaya nung pagkatapos nag-object yung kasama ko sa hearing, nanawagan na ako sa lahat ng mga kasama ko, lalong-lalo na sa komite at sa Senado. Panoorin lang, basahin lang yung testimonies ng ating mga victim survivors, yung mga babae, yung mga dating menor de edad na ngayon after many years talagang
nagbuo ng lakas ng loob magsalita. At sana, sana, bilang Senado nila, lalo na ngayong buwan ng kababaihan, manindigan po tayo. Oy! BP, oh! BP! Pinaparinggan ka ni Risa, oh! Manindigan daw dahil, ah, Women's Day? Araw ng kababaihan, oh! Oh, di ba? Babae ba si ano? Oo, oh, Boss Mike, babae yun. Si Madam BP. Ay, talaga? Paano mo nasabi? Di ba maraming ang issue? Yung mga nilabas-labas ng mga chismis? Ano yun? Boy, may boylet daw. Ah, talaga? Kanino galing? Kay Ipanyo, tsaka kay ano? Sino yun? Ikaw, ang dami mong alam ah. Eh, kasi late ka lagi sa mga chismis eh. Naloko na. Busy ako. Naloko na. Diba? Oh, sige, tuloy mo na, Madam Risha. Ano na, ha? Kasama nila. Hindi ko po tinatanggal kahit kanino man na maging kaibigan o tumanaw ng kabaitan niya sa pamilya. Pero kahit kaibigan natin, kahit naging mabait sa pamilya natin, kapag ka ang akusasyon sa kanya ay pangga... Cynthia Villar, makinig ka! Makinig ka, ha, Cynthia Villar! Oy! Cynthia Villar, pinaparinggan ni Risa. Oh. Pakinggan niyo sinasabi ni Risa, ha. Cynthia Villar, makinig ka. Pinaparinggan ka ni Risa, oh. Oh. Sige, madam. Bilang Senado nila, lalo na ngayong buwan ng kababaihan, manindigan po tayo kasama nila. Hindi ko po tinatanggal kahit kanino man na maging kaibigan o tumanaw ng kabaitan niya sa pamilya. Pero... No! Boom! Sino ba may sabi nun? Di ba si ano, Cynthia Villar? Mabait naman sa pamilya ko eh. Sa pool! Di ba? Oh. Okay, mag-away-away dyan, ha? Kahit kaibigan natin, kahit naging mabait sa pamilya natin, kapag ka ang akusasyon sa kanya ay panggagahasa, pang-aabuso pa sa bata. Oy, makinig ka. Panggagahasa, pang-aabuso daw sa bata. Oh, accusation pa lang yan. Tama ka naman dyan. Oh, it doesn't mean totoo na lahat ang sinasabi. Eh, kaya nga dapat umatin. Kailangan pumunta doon. Diba? Oh. Oh, nandiyan na si Chris Ulo tsaka si ano, Provoking Thoughts. Oh. Hindi ka ba nag-live, Chris Ulo? Mag-live ka na. Oh nga, kaya nga para nga malaman natin yung totoo. Dapat matapos na, kailangan siya humarap na doon. Eh kung akusasyon, kung mapatunayan na hindi guilty, eh di good luck. Diba? Very good. Diba? Oh. Eh pag nakulong yan, sabihin nyo, chamba. Oh. Diba? Ay naku! Anong gulo-gulo nyo? Ang dami nyong palusot. Dapat alam natin kung bakit hindi umatin. Dami, palusot yan. Kung siya talaga, eto makinig ka, WPS ha. Pagbigyan natin si WPS. Pakinggan mo to ha. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Anong didibati ko sa inyo? Yes, siya! Ha? Paano niyo ako didibatihin yan? I am the way. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Kahit ano pang gawin yung pagtatampisaw dyan. Paano ko kayo didibatihin yan na ako ang liari ng kaluluwa niyo? Oh! WS! Ano na? Eh, baganyan ka. Ha? Pag-aari na ni Kibuloy ang kaluluwa mo? Oh, hindi na kita masisisi. Yun naman ang paniniwala mo eh, di ba? Basta ako, hindi ako naniniwala. Naloko na. Ha?
Boss Linda, eh, alam mo naman, di ba, sanay naman tayo dyan. Oh, dito na tayo kay Ma'am Risha. Mr. Mrs. Senator. Oh, Mrs. Oh. Oh. Ano daw masama doon? Ano masama doon? Sabi ko sa inyo eh. Yun talagang paniniwala na so sige Boloy ang daan, 'di ba? Oh, siya may-ari na San Libutan. Oh, di kausapin niya si Risha. Sabihin niya 'yan. Oh, pag ikaw Risha, ganyan-ganyan ka. Hmm. Hindi ka makakapunta sa langit. Hihin lang. At kung ano-ano pa. Hindi ba yung mga babae, yung mga dating menor de edad na ngayon after many years talagang nagbuo ng lakas ng loob magsalita. At sana, sana bilang Senado nila, lalo na ngayong buwan ng kababaihan. Romia Emboscado, shoutout po. Shoutout po sa lahat. Ha? Sa langit na meron doorknob, ano? Door, no, na diamond. Oh, talaga? DJ Pero, ano, ha? Nelson Gutan, ikaw din, isa ka pa, ha? Hawak ni Kibbs, buhay ni Risa. Kaya nga, ang totoong, ano, saksing buhay si WS. Ayun, oh, ano masama daw doon? Wala namang masama. Eh, kung yun yung paniniwala nyo, na sige Buloy, di ba? Hey, Tori, ano, Hanso, eh, bahala sila doon. Basta ako, hindi ako naniniwala dyan. Kasi hindi ako uto-uto. Ah, naloko na. Hindi naman ako bobo kahit papano, no? At hindi rin ako tatanga-tanga. Ah, naloko na. Ah, doorknob. Ah, talaga? May doorknob na diamond. Okay, pasok! Nindigan po tayo kasama nila. Hindi ko po tinatanggal kahit kanino man na maging kaibigan o tumanaw ng kabaitan niya sa pamilya, pero kahit kaibigan... Cynthia Villar, hindi naman tinatanggal na kabaitan mo sa pamilya mo, di ba? Cynthia Villar, oh, pinaparinggan ka talaga. Ikaw yon tinutukoy ni Risa. Kung ako... Kung ako, Risa, ano, Cynthia Villar, pangatawanan mo na yan, nakapirma ka na eh. Huwag na magbago isip mo. Di ba? Oo, wag na magbago, di ba? Oh. Mm. Ano, bitin na naman. Oo nga, yung haba nito eh. Oh, sige, pasok. Natin, kahit naging mabait sa pamilya natin, kapag ka ang akusasyon sa kanya ay panggagahasa, pang-aabuso pa sa bata, panlilinlang, at kung ano-ano pa, hindi ba ang tamang dapat natin gawin bilang Senado ay paharapin yung taong yon sa komite? Tingin ko ang sagot po doon ay oo. Oh, WPS, nasan ka na? Nawala, no? Diba? Yun ang tama. Umaten. Ah, padaluhin. Pagsalitain. Oh, dapat magbigay sa kanya ng ano. Ipagtanggol niya yung sarili niya. Sabihin niya doon sa harap mismo ng mga nagsasabi nang kung ano-ano sa kanya ay mga sinungaling kayo. Hindi kayo makakarating sa langit. Diba? Oh, hindi dapat pinagtatakpan ng mali. Yun na nga. Oh, di, sige, sabihin na natin inosente pa rin si Kibuloy dahil wala pa naman. Oh, sige, sagutin mo na doon yung mga nag-aakusa sa'yo. Sabihin mo nga sa kanila, ako ang daan, ako ang may-ari na sa libutan. Hindi kayo makakarot. Tingnan mo, nawala na si WPS. Basag siya dun sa ano eh, sa sinabi ni Kibuloy eh, di ba? Oh, pagka yun ang tinapal nyo sa kanila, hindi na nila kayang ano yun, hindi na nila kayang ipagtanggol. Di ba? Hmm, pasok. Are you not disappointed po? Ay, nandito pa. Oh, SMNA nga, ano, ginipi. Hindi, wala akong pakialam sa SMNA. Dito muna tayo kay Kibuloy, yung mga inabuso, ginahasa, yung mga ganon. Kasi ayaw ko yun. Ah, naloko na. Oo, dahil ayaw kong mabiktima ng ganyan. Gagahasain ka, ganon, no?
Masama yun, bad yun, WPS. Wag mo i-ano, ibahin yung ano, usapan. Wag mo na SM na, sikibuloy mo na, sikibuloy, ha? Yun, na siya yung may-ari na sanlibutan, di ba? Oh, kayo, naniniwala doon, kami hindi. Di ba? Doon muna tayo. Oh, walang sino man, oh, sa mga ano, ha? Oh, ang makakarating sa langit kung hindi dadaan kay Kibuloy. So, ang sa akin naman, hindi makakarating sa Oblo si Kibuloy kung hindi dadaan kay Risa. Diba? Oh, pasok. Doon sa action ng ilan yung kasamahan. I can't say I'm disappointed kasi sa iba't ibang issue madalas magkakaiba rin naman kami sa mga opinion, at least sa simula, pero patuloy akong nananawagan na sana bago matapos itong pagdinig, manaig pa rin. Manaig yung ating paninindigan, kasama ng mga kabaro at mga menor de edad. Manaig yung ating paniniwala na walang taong mas mataas sa batas. Ang dami ng mga opisyal ng gobyerno, pati ng simbahan, ay humarap sa mga investigasyon ng Senado. Bakit maiiba si Kibuloy? At lalong-lalo na sa panahong ito na nagkakaisa ang buong Senado, bar none, na itaguyod ang sistema ng checks and balances laban sa Peking People's Initiative. Okay, doon muna tayo. Diba? Nakita nyo naman, di ba? Oh. Eh, nagkakaisa naman yung mga senador at nagbibigayan naman. Oh. Nga ba na ang live natin eh. Mami Marie, ano na? Oh, di ba? Oh. Oh, napunta na kayo sa SMN na, hindi naman yung pinag-uusapan natin. Oh. Oh, ano pa? Kasi nga, Madam Risa, sa anak siya ni, ano? Talaga, correct naman ang sinasabi ni Boss Mike, kaya nawawal. Oy, thank you naman, Boss Carmelita. Hindi ah, iba-iba kaya. Si WS, ano natin to, followers. Thank you, Boss WS. Peace-peace tayo, ano ba? Ayala. Social media lang ito, content lang ito, ha? Kamagalala. Totoo lang, dadalawa lang naman naniniwala sa akin dyan eh. Diba? Si Boss Romy lang. At saka si Boss Daniel lang naniniwala. Diba? O, sinend ko sa iyo yung video. Sabi niya, yung doorknob niya sa langit, diamond. Ah, talaga? Diba? Hindi ko maipapakita. Diba? Basta sa personal, magkakaibigan tayo. Pambira kayo. Mami PR! Oo, shoutout. Oo, sa lahat ng bagong dating. Ay, nako, inabot na tayo ng napakahabang oras. Oh, syempre, si Busapos. Oh, di ba? Oh, yan. Oh. Wow, ako Boss Mike. Oh, di siyempre, sila rin pala. Okay, magpahalata. Oh, mga amuyong lang kami lahat. Oh, yun, tama yun. Oh, ni Nak DJ Byron, Di kaya puwet ng basa yung diamond. Naku, kayo talaga. Ayahan nyo na, sige na. Diamond, akong diamond. Diba? Payag ba kayo? Pag nakulong si Kibuloy, dapat yung hawla niya, ginto. Diba? Huwag kami, biruin mo. Ah, muna, dali lang. Kung hindi, mali ka. Dutae. Ano? Bakit pa kayo dutae? Ha? Ah? Si huwag kami, nasa unahan. Panso. Yun na nga, mga boss. Ang haba nito. So, bukas naman yung kabila. Diba? Dito na tayo. Oo. Naloko na. Sir Mike, how can I help you sa iyong charity? Pwede naman. Message nyo lang ako. At tiyak makakarating yung gusto nyo. Diba? Ay, di ako namimilit at hindi ako nananawagan dito, ha? Baka sabihin nila, Boss Linda, ha? Nandiyan pa naman si DJ Byron, ayaw niya ng ganyan. Kung meron kayong kusang loob, message niyo ako.
Dahil hindi ako mananawagan dito, maniwala kayo. Muli! muli. Oo, Mike Cervera po. Laging nagpapaalala. Mahalin natin ang... Alam nyo, gusto ko pa sana. Kaya lang, alam nyo, maghapon akong pagod. Anong oras na? May trabaho pa bukas, tapos meron pang tinalagang ano, tuloy natin to bukas ng umaga, ha? Oh, paano si Digong pupunta sa... bahala sila. Lord Glenn, oh, Boss Wilfred, God bless po sa inyong lahat. Boss Edwin Aribe na laging nandito. Oh, galing ang Chismis Republic. Oo, Boss WS, yung mga chismis ko, laging tama! Kaya, Boss Aspermento, oh, wag na pumasok bukas. Oh, anong oras bukas? Hindi ko alam, baka alas 10. Ha? Thank you, Boss Maria. Muli, Mike Sir, pero po lagi nagpapaalala, mahalin natin ang ating kapwa. Siyempre, mahal ko si WS, ang ating basher ngayong araw na to. At siyempre, pagdasal natin ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa amandako ng mundo. Naroon kayo, siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Natutuwa na nailalabas kahit bahay tago, parang pinabukasan at araw na panibago. Na naiintama sa mali kapag hinalo, mabuti ang magwawag ay masamay laging tayo. Paano kung ikaw ay inaagrabyado, di natapakan na ang buong pagkatao? Mananahimik ka na lang ba't di lalaban? Huwag kang matakot, kayaan mong ikay samahan ko. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kapwiran. Panatilihing bukas ang isipan, katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman huwag matatakot, huwag katliwana siyang babalot sa ating bayang Pilipinas, sa ating bayang Pilipinas. Oh Pilipino, magpapadaya ka ba kung kani-kanino? Papatulan mo pa din ba kahit amoy ang motibo na ikaw ay nililangin para maknakaw sila ng libo? Di tayo popo, kaya't huwag magpagamit. Nakatutok man sa ulit at tilin ka sa langit. Ilayain na sa rurupo pa ng mga palakit. Pagkat hanggang ngayon nagtatanong pa rin ako na bakit, kaya di pa rin nasusolusyonan mga problemang kinakaharap ng pamayanan. Sabi nila yung lahat nagkat, ngunit bakit yung iba wala kang naipundar? Magpupulag-pulagan ka na lamang ba? Magtutulog-tulugan, gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kapwiran. Panatilihing bukas ang sipan, katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman huwag matatakot, pagkatliwanag ang siyang babalot. Sa ating bayang Pilipinas, sa ating bayang Pilipinas. Gagaling magsalita, maaari ka nila makuha ng bigla-bigla. Mga mapangmanipula kung di mo maaapila ay maniliwala ka, ngunit sa dulo wala sila nagawa kahit isa. Yung akala mong tutulong sa iyo na magpanat ng buto ay siya rin magdadagdag sa pinubuhat mong bato. Gagamitin ka lang pala sa pansariling gusto, ikaw naman ang daling nagpahuto. Maging matapang sa pagharap ng hamon, lakoyin ang dagit kahit mataas ang alon. Isama mo ako at kakahandang tumulong, pagkat mahal ko ang bayan at ang Diyos na Panginoon. United Talino Warriors at Boss Mike Cervera, sa kanila'y natutunang maayos, kaya't kailan man di ako masisira. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kapwiran. Panatilihing bukas ang sipan, katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman huwag matatakot, huwag katliwanag ang siyang babalot. Sa ating bayang Pilipinas,
panatilihing bukas ang sipan. Katotohanan ang ating sandigan sa kadiliman, huwag matatag.